Hey, good morning again. Dito po yung ating first part, ating soul winning seminar, Able to Save. So, ay kita niyo diyan sa inyong first page. Yan ay yung pinakasama din natin ng buong araw. Okay? So, mag-uumpisa tayo sa introduction, syempre, summary, bakit ito importante, and then lesson proper. Kung paano magpe-prepare, ano yung mga dapat i-prepare? Kailangan ko bang mag-aral muna sa Bible school? Ganun. Okay, ano kailangan i-suit ko? And then, pasok na yan sa assessment. Assessment yan ng situation, okay? Kung paano tayo papasok, kung paano tayo hindi papasok, okay? Yung mismong tao, paano malaman kung sinong sharean mo? Okay, bukod sa siyempre, nag-pray tayo. Marami pa yan. So, isa-isayin natin yan. Then, introduction sa tao. Paano tayo mag-isimula? Okay? Pag nakita mo na ito, mukhang okay ito. Paano ko umpisahan? Kasi yun ang pinakamahirap eh. Diba, Stephen? Yan lagi yung tanong eh. And then, yung pinaka-main content na, yung gospel of course, yun dapat natin kabisaduhin. Okay, reality of sin, nature of sin. Then, paano mo papatanggapin? And then, may mga importanteng issue na additional. Okay, like eternal security. At may mga kailangan i-contrast dyan para maging malinaw, talagang ligtas, hindi yung ano, yung kala lang natin. Tayo lang yung nag-declare, okay? Kaya ang daming, minsan, opposed din sa ganitong gawain. Though mali rin sila doon, pero at least nag-try tayo, di ba? Natry natin, okay? Okay, and then, yung mga other tips, yan, papasok yung mga testimony nyo sa kids. And then, ending, paano magtapos, tapusin. Madali din tapos eh, pero may mga kailangan tayong gawin. Ha? Hello? Yung sound? Hindi naman, okay lang. And then, mayroon tayong demonstration namaya. Actually, hapon na to. So, ngayong umaga, tapusin natin yan hanggang sa D3. Okay. Ano ba itong ano? Hello. Ayan. And then, question and answers. Though, ngayon, anytime, pwede nyo akong hintuin na kasi talagang lesson to eh. So, pero kung mayroon pang other question and answer, dyan na yun sa uli. And then, final challenge, kumbaga parang message. So, yun lang yun. May question ba? Anytime, pwede nyo akong hintuin. Kasi nga, na tayo eh, seminar eh. Hindi pala, sorry. Sa end ng every lesson, okay? Sa end ng every module, dun tayo magtanong. Okay? Upunin nyo yung tanong nyo, sulat nyo muna kasi nakaka-istorbo naman ako. Yan. So, dito tayo sa page 2. Okay? So, pero bago yan, mag-quote muna ako. Nakalimutan ko. Na yung quote ko na eh. Quote. Nakalimutan ko na. Jacket na kayo, jacket. Hello. Hello. Bakit nag-alok ko to? Hello. Yeah, hello. Hello. Galo ko ba? Bago pa ba to? Hello. Ayan. Okay. So, dyan kayo sa page 2. Ano po kayo sa page 2? So, una, kahit alam na natin, okay, define natin kasi okay. Para alam lang natin kasi sabihin ng iba, bakit soul winning ang tawag nyo dyan? But soul winning, di ba, preaching? Isa lang po yun, okay? Pag sinabing soul winning, ang ating
verse dyan is ano? Proverbs 11:30. Sabi dyan, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Hindi naman sinabing ligtas eh. Okay. Pero sabi sa John 5:24, okay, isa sa mga pinakasikat yan na clear teaching, clear verse, passage sa Bible. Ayan, sabi dyan, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me hath everlasting life. Okay? Pag nakinig ka daw, ikaw, siyempre, isa kang tao, nag-preach, nakinig ka, nanampalataya siya, ano meron ka? Okay? Ano meron ka? Wala. Buhay na? Anong klaseng buhay? Walang hanggan. No? Malinaw naman, di ba? At sabi sa 6:27 ng John, sabi dyan, labor not for the meat which perished, but for the meat which endureth unto everlasting life. So, yun na naman. So, magsikap ka na nakuha mo. Okay? Yung hindi yung puro pera lang, puro pagkain lang. Okay, mamaya masarap pagkain na natin. Pero, okay, mag-labor ka para, parang ano to ha, parang work salvation ha, hindi po. Pag tinignan mo dyan sa bandang, tingnan natin na lang. Hindi po, ang context niyang John 6, ay, ang sabi ko dyan, John 6:27, diba? Sabi dyan, parang mag-work ka sa kaligtasan. Hindi po. Itong sinabi, oh. Sabi sa 28, tinanong siya, anong gagawin namin? Okay, di sinabi ng Panginoon, magpabaptize kayo, ganun ba? Hindi, sabi siya 29, Jesus answered unto them, this is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. So hindi yan conflict, no? Hindi yan work salvation. So, again, pag ikaw ay nag-preach, nag-labor, katulad ginagawa natin ngayon. At every week, no? Lagi yan. Soul winning, labor yun, di ba? So, siksik mo sa schedule mo yung soul winning. Okay, para maligtas din yung iba. Okay, kaya ngayon, obviously, pag ginagawa mo yung katawiran ng Diyos, ang tawag sa'yo, righteous, di ba? Eh, sabi niya, the fruit of the righteous, a tree of life. So, parang habang ikaw, naligtas ka, tapos nagliligtas ka ng iba naman, okay, hindi ka tagapagligtas, pero ginagamit ka ng Diyos. So, parang ganun. So, namumunga ka ngayon, namumunga ka ng mga other saved Christians. So, parang yun ay buhay. Yun yung, ano, yun yung nagiging bunga. Okay, kaluluwa. Okay, so, dinuksong yan sa pangalawang verse, pangalawang part, yan, he that winneth souls is wise. Okay, so kanina, sino yung wise? Yung righteous. Ano yung bunga? Sa unang part, life. Okay? Di ba ayos? Bias nga, Stephen. Hindi ba? Di ba ayos? Okay na. Okay. May commercial. Okay, naintindihan nyo yun. Yung righteous, yung wise. Yung tree of life. Nakatingin ba kayo dyan? O, kabisado nyo na. Proverbs 11:30. So, ang bunga ng righteous, tree of life. And then, anong wini-win ng wise? Eh, di soul. So, soul winner, di ba? Hindi yan something na malayo. Doon may narinig din akong ganyan. Iba, hindi ginagamit yan. Pero mga Baptist, pwede yan. Okay lang. Mga Baptist talaga gumamit yan. Okay. Malinaw po yung definition. Sinabi soul winning, you win them to the Lord. Pag sila na-win nyo, naligtas sila. Okay? So, yan. So, yung pinaka-goal natin. So, the goal, reason, purpose of soul winning, preaching the gospel. So, meron kami dyan, ano. Yan tayo dyan, di ba? Why should we preach the gospel? Bakit? Importante ito. Okay, medyo ano na eh. So, yan lang. Para ma-stick lang sa utak natin. Yan. Sige, piliin nyo dyan yung tama at mali. Yung tama, paki... Ang sabi dyan, circle. And then, cross yung mali is si cross. Be famous. Yan ba yung
Yan ba ay diyan na si Alex. Yun. Morning po. Morning, sir. Morning. Saan kayo nag-bag, sir? Saan kayo nag-bag, sir? Sa dati. Sa dati. Sa dito. Okay. Diyan ka na lang, sir. Sakto yan. Tabi niyo si daddy mamaya. Nakakapag-whole day ka ba, sir? Hindi kaya. Hanggang ano ka, sir? Kain lang. Lunch. 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 Okay, sige. Okay. May ano ka, sir? Abang mo yun to. Abang mo yun to, busy. Sa akin nga, agabi may tumatawag pa eh. Ha? Ay, bago ko nabunta rito. 7 o'clock, dapat naka-ready na ako. Ay, yung biyanan ko, for operation sa knee today. Biyanan? So, sinatid mo yung pinsan niya, tanda na eh. Ano yun, may hindi magsasalita ng talino siya. Kinumpel ako na mag-share eh. Yeah, tumagal ako eh. Tapos kami mga 8, 10 niya. Mga 40 to 50 minutes ko siya share. Sa hospital siya? O sini, hindi. Sakto eh. So, healing eh. I might not be able to, pagtinanong ko, maliwanag ba yung salvation? Ngayon po, save na ko. Sige. Oh, maliwanag. Pero ano, may pera pa siya eh. Sige, matalipan. Self-righteous. Pero siya, oh. Kaka-ano lang ako. Application agad. Okay lang yan, actually, yan. Pambahay. Sige po, paki-circle yung tama, yung mali, ay paki-close out. Ano? Sige, to be famous, kaya tayo nag-soul winning para sumiga tayo. Uy, ang galing ni Brother Alex, oh. Nag-soul winning, ganun ba? Okay, X. To be rich, uy, umaman, may kilala akong pastor. Umaman, sa pagiging ano. So, minsan, yaman ka dyan, pero madalas hindi. At hindi tamang dahilan. Okay, X. To please God. Check. Okay, check or circle. To show off. To save souls. Okay. Okay. So, sino ba nagliligtas? Panginoon. Ang Panginoon. Pero, yun nga, tayo yung ginagamit. Kung soul winner ka, kaya ang ginagawa to. Hindi tayo Calvinist. Hindi yan automatic maliligtas. Okay? So, pag lumabas tayo, minit natin sila, ginagamit tayo ng Diyos at gagamitin yung pagkakataon na para maligtas sila. Okay? Pag walang soul winner, wala rin maliligtas. Okay. And then, to avoid criticism, ibig sabihin, sabi ng nanay ko, soul winning ako eh. Tama ba yun? Mali. Mali na. Hindi yun goal. Hindi yun ang goal mo. Kaya ka gagawin yun para to earn money. Mali. To have something to do. Wala kang magawa. Sige, sama na nga lang sa soul winning. Mali rin. Substitute for a working job. Wala akong, ayoko magtrabaho. Ang hirap. Pwede. Pwede, marami pong gumagawa na. Pero, pangit, no? Pangit, no? Pero tama yun, pwede sa iba yun. Pero wag, hindi magandang primary goal yun. Amen? Mga tayong tanga nun. To have church members. Wala pa si daddy. No? Correct ba yan? Primary goal ba yan? Tayo mag-soul winning para dumami tayo. Ano ba yan? Dumami ang save. Dumami ang save. Pero yung membership? Hindi. Okay? Mahirap ba kaya? Isa-isa magpapahirap sa'yo pag ibang goal mo. Okay? Sinabi sa'yo, oh, anong, ba't nyo ba ginagawa yan? Continue siguro. Mga ganun. Eh sila, dami nila. Iba yung method nila. Hindi soul winning. Sosyalan, no? Kaya attract sa loob. Okay, so hindi tama. Okay, tandaan niya. E-casing niya yan. And then, to brag about it. Alam niyo ba, nag-soul winning kami? Ngayon, nag-soul winning ba kayo? Hindi ganun. Okay, X. To look good. Parang mabuhang maayos. Sa harapan ng tao, mali. Okay, sa Diyos, pwede. Pero again, hindi yun ang primary goal natin. X yun. Feeling ko, kailangan ko ng palitan ito. Kung magsamba dito, ha? Let the light
Abstract. Anong tanong niyo diyan? Ano yung may tanong kayo diyan? Mali pa rin. Hindi siya yung goal mo eh. Okay? Though, minsan gumagana yun sa mga bata, tinuturuan pa natin sila, di ba? Pero hindi yun yung goal mo. Yes. Nako, anong positive dito? Ay, ito negative. So na kayo? To have somebody to marry. Nako. Naghahanap ako ng lifetime partner. Solvin muna ako. So, pwede yun, nangyayari yun. Pero wag naman yung primary goal. Kung bihira ka naman. Kasi gusto mo, di ba? Tsaka masakit yun, di ba? Masakit yun. May lagi kang ganyan. No? Pag walang naliligtas, di wala ka rin. Tsaka konti yung magiging prospect mo. Huwag naman ganun. Madalas kasi yun ang ginagamit na objective. Pwede, no? So actually, talagang single ka, yung makilala kaming ganyan eh. Oh. Andun ka na rin lang sa labas, eh, lalo pag lalaki ka, eh, gano'n naman talaga, ikaw yung... Eh, pwede rin, pero huwag mong gawing primary goal. Siguran ko nga ito. Baka tumanggap eh. Huwag tumanggap, ikaw tinanggap eh. So, huwag gano'n. Baya ano na, pag-try mo lang, pero huwag primary goal, okay? Naintindihan nyo, mga bata, huwag mong primary goal. So, X yan. Gusto all winning ako para magkaroon ng asawa. Eh, pag may isawa ka na, hindi ka na magkaroon. Mali. Okay? Just to conform. Ano yun? Ay, uso ngayon eh. So, ganun din ako. So, ngayon, napansin ko, ganun yung iba eh. Sinabi na ni Paul, di ba? Sinabi ni Paul, some of contention, some preach Christ out of contention. Ikaw nag-preach niya, ako din. Pangit naman, okay? And then, to be cool, X, to have disciples. Ito, medyo, ano to, 50-50. Pero again, di pa rin. Huwag ganun. Ay, wala akong ma-disciple, mag-solvin ako. No? Maganda yun. Yun ang next talaga dun eh. Pero again, hindi yun ang primary mo. To please God. Ano yung naka-circle pa lang sa inyo? Please God. To please God. To save souls. X yun, ano ka ba? Wala, dalawa lang eh. Baka i-check mo yung okay. To please the pastor. Pwede. Okay. Pwede rin, di ba? Bro, sabi kasi ni pastor, so... Oo, eh, di ba? Pero mali. Okay. So, hindi mo gagawin para ma-please si pastor. Though, napi-please talaga si pastor pag ginawa mo yan. Oh. Okay? Pero it's not the other way around. Then, to impress people, so mali rin. Okay? So, meron bang ano kayo? Edit task mo daw. In short? Dalawa lang. Volunteer. Edit X po lahat yan, okay. To please God and to save souls lang. O, X yun lang pinaka-ano. Ha? Pinaka-point. Ano? Volunteer. Volunteer ang? Pinaka-point lang. Volunteer. Ah, volunteer ka talaga, yes. Okay, tama yun. Kasi, ang pangit nung, wala tayong soul winner, mag-upa nga tayo, meron ba ta? Hindi, totoo yun. Napansin nyo sa ibang church ganun, nag-soul winning lang, mga worker. So, pag nasana yung church lang ganun, no? Ano mangyayari? Hindi para tayong, ano, bandang uli, alam nyo ba, Brother Alex, yung ibang pastor, ano na lang, opening, may opening yung church, pastor. Hindi malayo mangyari yun. Kasi nga, even yung pinaka-primary work of God, ginagawang pagkakakitaan. Napakapangit nun. So, nag-uumpisa yun sa ganyan, sa mga worker, walang volunteer. Then, pati pastor ngayon, ganun na rin. Kasi, ano nangyari? Nauna yung pera eh. May lugar na tayo. Meron tayong property. Sino mag-preach? Pare-pare tayong karnal. O, umupa tayo ng medyo walang tabaong maayos na willing na magpag-submit sa atin, magmukhang chuchu sa atin. Okay? Yun ang nangyayari talaga. Kaya yung ibang church ganyan, di na church. Okay? Kasi, well, sila din ang may kasalanan. No?
At pag sinabihan mong ganyan yan, galit yan. So ang church ay hindi ganun, ang pastor ang primary, ano dyan, mover dyan. At syempre, siya rin yung pinaka soul winner. Hindi siya pwedeng, pastor, soul winning naman tayo. Sige, pag-iisipan ko. next month na lang. Hindi ganun, okay, may programa tayo, okay? So nakita niyo na yun. Hindi natin pa habain yun. Dapat tama yung ating goal. Pag mali, mali tayo. Tapos tayo, okay. Ngayon, pambihira naman, oh. Puro volunteer, kaya wala palang gumagawa nyan, eh. Ibig sabihin, wala ba tayong anuman lang dito? Wala man tayong makapala. Diba? Meron din, okay. So yung ating next part is the rewards of the soul winner. What is in it for us? What's in it for us? Okay, yung mga tanong, eh. Ano meron dyan? Pag ginawa ko yan, walang kita, walang ano, na-please ang Diyos, naligtas sila. Eh, ako, paano? Ganun, di ba? Tama rin eh. So, meron po. So, sabi sa Matthew 5:12, sabi dyan, ano yan? Rejoice and be exceeding glad for great is your reward in heaven. So, for so persecuted they the prophets which were before. Hindi, pinersecute naman sila eh. Pag hindi ka pinersecute, wala kang reward. Ganun ba yun? Hindi po. Kasi pag tinignan mo yung, basahin na rin natin Luke 6 at dahil pareho yan. So, ganun din. Rejoice ye in that day and live for joy for behold your reward is great in heaven for in the like manner did their fathers unto the prophets. Ganun din ang ginawa nila sa mga prophet, mga preacher yun. Okay? E paano pag wala nag-persecute sa akin? Siguro hindi maayos ka mag-preach. Yun ang totoo. Ibig sabihin yung preaching mo, kung ano yung uso, yun lang sinasabi mo. Love of God. Pag alam mong medyo mainit na topic to, okay, kaligtasan, ako, matindi yan, ha? Ibig sabihin mo, di kami ligtas, yung mga ibang church. Ibig sabihin mo, mali tinuturo namin, ganun nga po. Pero syempre, okay, pag-usapan natin yung approach yan. Pero yun ang totoo. Ba't pa tayo mag-preach kung alam ng taong totoo? Syempre, hindi. Kaya tayo nag-preach, may mali. So, at kaya hindi naliligtas yung tayo, may mali. So, dapat hindi ka iwas doon paghandaan mo. Anong gagawin natin sa mga bagay na yan? At pag na-persecute ka, sabi nito, eh talaga may rewards ka. So, it goes on in that, yung totoong preaching at soul winning, may persecution and therefore may rewards. Okay? At ang reward mo, sabi doon sa saan? Sa langit, hindi yung dito na mag-uunahan kayo sa posisyon, maging pastor, maging ano. Diba? Yung mga ganyang worker eh. Ano na? Napansin ko yung mga worker. Ba't parang nagpapalik sa ato mga to? Ano bang meron dito? Bandang huli. May kita mo eh. Kasi nga, yun. Yung isa, gusto ako, ganyan. Kung ganun ka, patay ka na. Kitang-kita ng mga tao yun. Wala kang credibilidad. So sana sa ating ganun, ha? Soul winning sa bagay itong mga to. Ano pa eh? Pero pwede mangyari yun. At nangyayari talaga yun. Kung hindi tayo nag-iingat. Amen? So, ang reward natin nasa langit, pag ang Diyos ang mag-reward, walang impartiality, di ba? Gawin mo lang yung kailangan mong gawin at kaya mong gawin, sigurado yung reward mo. Amen? At hindi lang yan sa nagsasalita. Nice, silent partner ka. Ay, wala akong reward. Huwag na nga akong sumali. Hindi naman ako nagsasalita. Magbibit-bit lang ako ng bag eh. Pero doon ka nga matututo, kailangan na taga-bit-bit, kailangan na mag-pray. Amen, punta tayo dyan. Okay? So anyway, source of this mandate, sino ba nag-utos nito? Ano natin kailangan gawin? Sabi sa Mark 16. Okay, pakibasa po. Ready? Go. Mark 16, verse 9 muna. Sabi dyan, ready? Go. Now, and Jesus was risen early in the first day of the week. He appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. Okay, sabi kasi sa 15, ready, go. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Okay, malinaw ba yon? Yes. Ang linaw, di ba? Sino nag-utos? Ito yung end, ano na, Mark 16, tsaka Matthew 28, last chapter ng both gospel books yan. So, syempre, yun yung tinatawag natin great commission na nagiging great omission ng marami. Nag-guess nyo ba yan?
Yun yung dapat ginagawa, hindi ginagawa. No, great omission. Yung dapat great commission, pinapagawa sa atin ng Diyos, iniwan sa atin, pinagkatiwala. Okay? Siya ang source niyan. Okay, kaya lalagyan niyo ba yung ano niyo? Blanks? Okay, so sino yan? Jesus. Who commanded this to be done? It's Jesus. And then, kanino? Sinong kinuman? Okay, sabi sa to all the, wait, sabi dyan ay go ye. Sinong kausap niya dyan? Sabi dun sa context actually, mga disipulo. Okay, at sila ay mga saved. Okay, so all the saved. Lahat ng ligtas, niligtas ka, anong gagawin mo sa iba? Bahala na sila, bye-bye. Kami lang, oh, mga elite kami. Kami ligtas. Hindi ganun, okay. By grace ka naligtas eh, yung iba ay maligtas eh. Sige po. So dapat pala, apo, ito yung mauna dun sa Matthew 28:18-20. Ito yung first part. Nang ano po? Kasi sa Matthew 28, yes, 18-20, ano eh, go and go make disciples eh. Sa King James, so, go and teach all nations. Or teach okay all nations. Eh, pero, so, in translation kasi, parang teach na yun eh. Okay. Pero kung mauuna yung 15, maliwanag dito, preach the gospel muna. Actually, ano po yan, separate po yan, yung isang Mark, yung isang Matthew. So, kaya inuna ko yung Mark kasi, sa Matthew, parang teach lang eh. Kaya maganda sa... teach eh, kaya hindi masyado specific yung gospel. Yes. Pero actually, panay mo lang po yun. Kaya natin pinaralel. Pag sinabing parallel passages, isa lang po yun. Minsan, we know word lang ng different. Ba't ganun? Yung 1 Peter 3, tsaka Jude. Parallel yun eh. Pero mas gusto ko itong 15 and 16. Yan, sa Mark. Okay, sa Mark, tama po yun. Kaya inuna natin yan. Para alam natin yung context. Pero actually, mas sikat yung Matthew 28. Ito kasi. Yeah, sikat to kasi na rinig ko na yung dapat na gawin. Pero pag tinignan ko yung Mark 15 and 16, mas ano siya, ano? Oo, mas maliwala. Yes, okay. So, kasi dito, teach lang sa Matthew 28. Okay, tingnan nyo yan. Pero parallel yan. Tandaan nyo na yung mga ganyang aral. Pag parallel, ano, verse, tingnan nyo naman. Sabi dyan, go ye therefore. And then sabi, go ye therefore. Yan ay after nilang makita si Jesus na na-resurrect. At pinagalitan pa nga dyan sila sa Mark. At actually sa Matthew din. Kasi, ba't di nyo alam? Yun ang sinasabi ko eh. O buhay ako, mamatay ako, o buhay ako. Kasi iba, nag-doubt pa sa Matthew 28. Okay? So, kaya kayo ngayon, may nagda-doubt ba ako? Yung aminin ko, nagda-doubt din ako dati kasi bagong Kristiyano, anong madalas mo naririnig, magiging masaya ka sa Panginoon, di ba? Tapos ito, may trabaho pala tayong gagawin. Wala bang ano dyan? Hindi naman trabaho. Oo, trabaho yan, sir. Trabaho yan. Kaya nga, yung kaligtasan ay libre. Yung paglilingkod, yun ang mahirap. Yung pagpapakristyano, trabaho yan. Worship to. Worship na trabaho. Okay, sabi nung, sabi sa Romans 12, ano sabi doon? Gawin natin. Present yourself. Totoo yan, oo. Holy and living sacrifice. I beseech, okay, pinapakiusapan sila. Okay? Yung taong hindi mo na kailangan pag-usapan, ibig sabihin, automatic na yun sa kanila. Uy, maganda dyan, mag-worship tayo dyan. Kasi makikita ko yung sino, mukha tayong cool, kaya punta tayo dyan. Hindi ganun eh. Kaya niya, binibesage, kasi ito yung bagay na hindi automatic sa tao. Sa kahit Kristiyano pa, hindi automatic to. Okay? Kaya sabi dyan, by the mercies of God, may ganun pa eh, no? That you present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? So, tama yung self. Worship yan, pero service. Okay? Ganun yun. We serve Him, and then we worship Him. At hindi automatic yun. Yun ay minsan mahirap. Aminin na, dahil alam natin yun. Kasi pag, parang hindi ko feel yan eh. Siguro parang may mali yung church. O may mali yung Bible. Kasi hindi automatic. Mali yun. Expect natin na service yan at minsan mahirap at minsan ay ayaw natin gawin. Okay? Yan ang totoo. Nay, pwede pingin water? Yes, please. Okay, so yun ha. Kanino? Sino yung gagawa? Tayo. Hindi lang. Ay, hindi. Yung mga preacher lang. Yung mga binabayaran natin. Sabi ko sa inyo. Hindi. Kaya sabi dito, observe all things whatsoever I've commanded you.
So pag tinuruan mo sila ngayon, tinuruan ka, sinabi sa'yo, mag-preach ka, ano yung tuturo mo sa kanila? Oy, ako lang mag-preach ha? Ako lang mag-solve, ganun ba yun? Hindi ngayon. So pag tinuruan ka na, syempre ikaw yung unang, ikaw yung prime mover. Ikaw yung talagang gagawa yan. You follow me, then gawin natin. Pero sila, gagawin din nila. Okay, malinaw ba yun? Kasi marami nangyayari, ganun nga. Ang mag-preach lang, ang alam ng ibang preaching sa pulpit lang. Hindi ganun. Ang preaching sa labas. Okay? Pagkaligtasan ng preaching, sa labas. Mga hindi safe. Ngayon, maraming hindi safe sa loob ng church. Kaya kailangan mag-preach sa loob. Kaya mali yun. Dapat yung mga church member, mga ligtas na. Okay? Ngayon, kanino gagawin natin yun? Okay, sa mga disipulo, mga save yung gagawa, sino, kanino natin gagawin? Sige nga, Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea. Sige po. Sabi pala sa Mark 16 kanina, balikan natin. Preach the gospel to every creature. No? So kaya sabi dito sa yung blank natin dyan, all all unsaved people. Sa ano po, sa to whom it is commanded to be done. Sa Acts 1:8 po. Pero kinuha natin yung isa sa Mark 16, to all unsaved who are in the earth. Okay, kahit kaduluduluan niya, lahat ng tao may kaluluwa. Okay, so mayroong isang nagmamagaling na pastor, preacher. Sabi niya, huwag na natin, bayaan natin yung iba yan. Dito na lang tayo. So mali yun, okay? So medyo malaki yung scope ng ating ministry. Okay? At not to mention, unsaved. Unbelievers din. Unsaved unbelievers, pwede rin. Okay? Amay, hihimayin pa natin yan. Hindi, naniwala naman ako eh. Amay, himayin natin yan. Tuloy natin until when? Kailan? Matthew, yan dyan yung Matthew 28:19-20. Hanggang kailan natin gagawin to? Pag nasa sekwenta tayo, stop na? Hanggang kailan? Eh, ano daw eh? According to statistics, ang Pilipinas ay 80% Christian. Okay. Relax na tayo. Ganun ba? Hindi, okay, kasi marami rin nakapariwara, may mga pinapanganak. Okay, pag hindi nagtino yung generation na to, yung next generation, ano mangyayari? Hindi naman automatic na iligtas, binaptize ko na ng baby. Yung nga kalokohan ng mga yan. So, hindi ganun. Kaya, hanggang tayo ay, sabi dyan, sa Matthew 28, sa bandang huli, and lo, I with you always, even always. Unto the end of the world, hanggang matapos lahat do. Pwede ba always do? Alin po? Always. Saan po? Always. Ah, always. Okay, may pagkakaiba po yung always sa always. Sa King James, ang always is hanggang, ngayon hanggang dulo. Lagi na yun. Pag always, parati-rati lang. Okay, may pagkakaiba yan eh. Ang hirap. Maliit lang. Pero maliit lang po. Totoo yun. Maliit lang yun. Kaya yung ibang translation, binabago to eh. Non-essential. Non-essential. Okay. Yung, yeah. Sa mga ano, non-essential yan. Pero pag inaaral mo, alam mo yung Bible na accurate yan, lahat yan, essential. Okay. But anyway, totoo yun. Minsan, para sa iba, hindi siya. Pero yan, actually, mayroon po yun. Inaaral ko po yun eh. Though konti yung resource na nagsasabi nun. Pero pansin niyo sa Bible eh. Isa lang yung King James, ginamit niya always, ginamit niya always. So, magkaiba yun, obviously, right? Then, method of soul winning. Paano natin gagawin to? Okay, ito na. Papasok na yung makikita. Kapansin na natin, iba-ibang churches, iba-ibang ginagawa. Ano yung effective? Ano yung hindi? Ano yung sa palagay nilang effective? Ano yung sa palagay nilang hindi? So, anong gagawin natin ngayon? Para shortcut. Okay, pag may mga ganun, daming pagtatalo, ito yung maganda, ito yung hindi maganda, ito yung the best, ito, hindi, walang kwenta yan. Masasabihin ng iba, hindi, hindi gumagana yan. Dali mo sa church, doon tayo magsaya-saya. Kita nyo naman kami, ang dami namin. Ganun yung ginawa namin, dinala namin sila dito. And then worship. Okay, ito mo, dami na namin. Diba, may gumagawa ba nun? O madami? Yun ang ginagawa nila, kasi ang tao, pansinin nyo ha, ang tao may sariling will,
At bago mo may ano yun, may turn yun, napakahirap. So, ang ginagawa na iba, they turn to psychology. Yun ang actually ginagawa ng marami. At yung mga antichrist na yan, ganun din. Ngayon, even yung mga pinaka-loko-lokong bagay, for example, yung mga bakla, hindi yung katanggap-tanggap. Dapat, ha? Sa isang matinong tao, nakikita mo pa lang yun, nag-visit ka na eh. Pero ngayon, ano nangyayari? Ba't medyo katanggap-tanggap? Kasi nga, sinaikology tayo, unti-unti, pinapaano sa atin, mabait sila, wala, okay lang sila. So, ganun din po sa church. So, pag sinanay ka na, ganito yan, ganito yan. This is the way to do it. Okay? Tapos, nakita mo, dumami sila. Kaya, unang point natin, yung reason, di ba? Bakit tayo nag-solve-in? Hindi para dumami. Kasi, makikita sila, hindi ligtas. Ang dami nila, hindi ligtas. Okay? So, something's very wrong. Okay? So, ano yung ngayon shortcut ngayon para malaman? Ano yung tamang method ng soul winning? Di, tingnan mo sa Bible. Ano ang ginawa nila? Hindi tayo mas magaling pa ka sa Panginoon, kay Paul, at kina Peter. Okay? So, ano yung method dyan? Sabi sa Mark 6, ito yung ginawa mismo, tsaka sa Luke 10, ginawa mismo ng Panginoon sa kanyang mga disipulo at pinagpatuloy yun. Okay? Sabi sa Mark 6, tinawag niya yung 12, sila ay sined niya 2 by 2. Ba't ni 2 by 2? Doon, nagkataon lang yan. Yun yung sinabi sa Luke 10. Luke 10:1, sabi dyan, the Lord appointed and the other 70 also. So, hindi lang yung mga disipulong 12. Yung mga other disciples, 70 sila. Divisible by 2 ba yun? Siyempre, no, 70. So, 2 by 2 na naman. So, hindi yun aksidente. Okay? And then, so yan, nakita niyo po yung 2 by 2. Ano yung H to H? House to house. Sabi sa Acts 5:42, and daily in the temple, in every house. Lahat ng house. Kasi ibang tao, hindi naman lahat nasa isang lugar. Okay? So, ang gagawin natin, puntahan nila natin sila mismo sa bahay nila. Okay? Kung saan talaga magde-decide sila, makikinig ba ako? Sisharan doon ako ng salita ng Diyos para maligtas ako. Pagbubuksan ko ba itong taong to? Wala akong tiwala sa Diyos. Diba? So, house to house, ganyan na sinabi ni 20 tuloy. Very famous speech ni Paul sa Acts 20:20 sa mga Ephesians. Inulit niya sa kanila, itong ginawa ko. Anong ginawa ko? From house to house, I taught publicly. Hindi ako yung ano, kilala niyo ba si ano, advertise tayo, magaling na preacher, punta kayo dito. Puntahan natin siya kasi siya yung magaling at papakinggan natin siya. Okay? At nahihiya siya lumabas kasi magmukha siyang tanga. At siya ay doktor ng kung ano yan, huwag natin siyang ano, pahirapan. So, siya tayo pumunta, okay? So, ang pampaganahin dyan, yung pera, yung marketing, okay? And then, yung tao ay regardless kung totoo yung sinasabi niya, magmumukhang maganda na yun kasi doktor daw siya. Hindi ganun. Si Paul, alam niya, mapahiya siya sa maraming tao, di ba, sa experience natin. Hindi lahat ng tao makikinig, so mapahiya ako. Regardless, gagawin natin yun dahil yun ang method ng Bible, yun ang gagawin natin. Amen. So, may na-miss ba kayo dyan? Sige, go. Tanong po tayo ngayon. May na-miss po tayo. Wala. Kanina, meron na. Pupunta na ako sa may naalala kong birth. Ito. Ecclesiastes 4:9. Ano yan, sir? Two are better than one because they have a good reward. Yan. Very good. Tama yan. Tama. Dugtong po lang doon sa 2x2. Tama po yun. Hindi ito yung Fortuner na 4x4. Tsaka may sinabi rin sa Proverbs naman, yung actually, yung cord is not easily be broken, di ba? Tama yun. Mag-asawa, dalawa. Okay, so question mo po. The one will lift up his fellow, but go to him that is alone, and he falleth. For he had not another to help him. Yes. Tsaka sige, sabihin na rin natin yung ating mga roles. Ano yung roles natin? Ano yung roles for soul winning? Sa team. Sa team. Ano yung mga role? Okay, kaya 2 by 2. Ano yung isa? Ano? Depende. Okay, yung tawag natin is silent partner. Silent. Depende. Yung isang partner mo, alam mo na kasi 2 by 2, di ba? Pwede ka rin na mag-solve. Pero pag alam mo na medyo yes.
heavy kung kausap niya, pwede mo na saklaluhan. Okay, mamaya, mag-usapan natin yan, sir. So, basta yung pinaka ano lang, pagkaya ng mga... Pero dun sa nauna mo sinabi, Silent Father, obvious naman yung shadow. Yes. So, ito, nakita natin, di ba, hindi accident, 2x2, house to house. So, mayroong ibang, may kanya-kanyang role. Okay?